Magandang hapon po, Sir Sanchito. Po, Sir, saan po kayo naggaling? Valenzuela po. Ayan, meron tayong mga pictures. Mm-hmm. Ito po ay mismong binigay sa atin ni Sir Sanchito. Ayun po. Mm-hmm. Ano po ang pangalan, Sir, ng misis ninyo? Baby girl. Baby girl, okay. Opo. Baby girl Lumabi. At ano po ang pangalan ng lesbian? Marivic Cabucos. Marivic Cabucos. Sir, ano po ang nangyari? Ito po ba ay biglaan o matagal na po kayong hiwalay? Sige po, ikwento niyo. Hindi po kami totally na naghiwalay. Mm-hmm. Ang nangyari po kasi, yung Marivic po, galing po ng States. Mm-hmm. Then umuwi po ng Pilipinas para siguro mag-vacation po for 3 years. Yun po ang kwento ng asawa ko. Okay. Now, yung asawa ko po, parang nagpumilit siyang gusto niya magtrabaho daw po doon kasi naghahanap daw po ng parang maid, yung ganun po. Doon kay Marivic, okay. Tapos? Now, ayaw ko pong pumayag kasi kilala ko na po yung Marivic na bisexual po siya eh. So, hindi po siya lesbian. Okay, correct lang natin. Bisexual po siya. Okay. So, kayo po bilang asawa, uncomfortable na rin kayo. Ayaw niya na din kasi pong papuntahin po, si Mrs. Alam ko po baka ganun ang mangyari. Mm-hmm. So, parang syempre, hindi na po ako nagkamali. Ganyan na po yung nangyari. Mm. Ano pong sinabi ni Mrs. Sir nung umayaw po kayo na magtrabaho siya doon? Pinilit niya po pa rin, ininsist niya po pa rin talagang pumunta ron para daw po matulungan ako. Sabi ko, marami naman pong paraan para makatulong sa akin. Dito ka magtrabaho sa mas malapit sa mga bata para araw-araw mong makakasama, makaka-uwi ka. Mm-mm. Kasama mo yung mga bata. Kesa mag-stay-in ka or pumunta ka sa ibang lugar. Opo. Okay. At pagkatapos po niya magtrabaho kay Ma'am Marivic, ano po ang nangyari, sir? Hindi po siya umuwi sa amin. Mm-hmm. Siguro uuwi po siya doon sa amin 1 day, 2 days lang po. Tapos alis uli siya, babalik po uli siya doon. Mm-hmm. Doon po siya matagal talaga. At gaano po katagal nangyari yung ganito na hindi po siya umuwi sa inyo? Siguro magto 2 months na po ngayon. Ngayon pa lang, magto 2 months pa lang ngayon. Paano nyo nalaman, sir, na meron na po pala talaga silang relasyon? Noong una po kasi, hindi po siya umamin. Mm. Tinatanong ko po siya ng tinatanong, hindi po siya umamin. Kaya po nag-aaway po kami madalas, mm-hmm. nakikita ng mga anak namin kasi hindi niya po talaga sinasabi kung anong meron sila. Mm-hmm. Ngayon, inamin na lang po nitong huli na 1 buwan na po sila mahigit mm-hmm. na may relasyon. So ano po ang pagkakasabi niya? Meron ba tayong, meron po kasing mga text messages dito no na ibinigay si Sir Sanchito. Paano po sinabi ni Ma'am Baby Girl na meron na po siyang iba? Nabanggit po ba niya, sir? Ang tinanong ko po siya kung mahal niya pa po ako, sabi niya, hindi na. Sabi ko, bakit? Sino yung mahal mo? Mm. Sabi na, yun na daw po, si Ma'am Marivic na daw po. Yun ang pagkasabi niya po sa akin. Okay. At ang inyong mga anak, sir, ilan po ba ang inyong? 2 po. 2. Yung mga anak niyo, sir, na kanino po? Nasa kanya po. Hindi po pinaalam na dinala niya po doon kung saan. Hindi ko po alam kung saan nahanapin. So, kayo po talaga nung una ang nag-aalaga sa inyong mga anak, tama po? Kasama ko po yung biyanan ko. Kayo ng mama niya ang nag-aalaga. Tapos, ano po ang paalam sa inyo ng asawa ninyo nung kinuha yung mga bata? Wala po. Naka-block po ako sa kanya. Dinilit niya po yung Facebook account ko. So, paano po niya nakuha yung mga bata, sir? Kausap niya po yung mama niya. So si mama niya, nakipagsabuatan kay baby girl, kinuha yung mga bata nang hindi po nagpapaalam sa inyo. Opo. Kasi po, naka-block po ako sa kanya. Then, nung time na yun na kinuha niya yung mga bata, pinalayas niya po ako ng gabi na yung gabi. Mm-hmm, mm-hmm. Tapos umaga po niya kinuha yung mga bata. Ilang taon po ang mga anak niya, sir? 9 at 10 po. 9 at 10 years old. Makakausap ba natin si Ma'am Baby Girl? Sa ngayon, attorney, mula pa po, ringing pa rin po tayo. Pero may katanungan po yung ating netizens. Mm-hmm. Kung saan daw po nag-work si ate? Wala po siyang work. Mm-mm. Nabanggit nyo kasi na blinak na po kayo sa Facebook. Tinangka nyo na po ba na kausapin siya sa pamagitan po ng kanyang nanay or ng kapatid or cellphone o kung ano man pong ibang pamamaraan pa? Hindi rin naman po sasagot yung nanay niya kahit kausapin ko. Yung chinat ko nga po yung anak ko, nakablock na rin po ako sa anak ko. Maski anak nyo. So, hindi po talaga kayo pinapakausap at all. Po. Meron po ba kayo, sir, instance na nasaktan nyo po si Ma'am Baby Girl, na pagbuhatan nyo po ng kamay? Siguro sa ngayon po, wala na po kasi nandun po yung mama niya. Pag nag-aaway po kami, puro ano na lang po eh, salita na lang po. Salita. Oo, kasi karaniwan na nagiging dahilan siya rin ng babae kapag nagkakaroon siya ng ibang karelasyon, eh yun nga, nakakaranas din siya ng pang-aabuso sa kanyang asawa or pananakit. Pero bago ba kayo magkahiwalay, sir, ni Ma'am Baby Girl, meron po bang ibang instances na kayo po ay, kumbaga, may matinding pag-aaway
kaya po humantong sa ganito at naghanap siya ng iba? Wala naman po eh, kasi for 10 years naman po, supportado ko naman po yung buong pamilya ko eh. Hindi naman po ako nawala sa kanila. So bakit sa tingin niyo, sir, bigla pong nag-iba ang isip ni Ma'am Baby Girl at sumama po kay siguro Ma'am Mary? Siguro po, nakukulangan sa ano na naibibigay ko. Mm-hmm. Eh, mayaman po yung Maribik. Oo nga po, dahil nabanggit nyo galing po ng States. US. Okay. Ang gusto ko lang naman po, maibalik na po sa akin yung anak, mga anak ko. Mm-hmm. Magbayad po sila sa mga kasalanan ginawa. Okay. Sige, sir. Ganito po, kasal po ba kayo? Opo. Meron kayong marriage certificate and everything. Okay. Ganito po, Sir Sanchito, may karapatan po kayo para sa inyong mga anak. Huwag po kayo mag-alala dun sa parte na yon, dahil bilang ama, bilang kayo po ang kasal, legal na lehitimong kasal, asawa ni Ma'am Baby Girl, meron po kayong karapatan doon sa mga anak ninyo, kahit nasabihin yung nandoon po sa poder ng nanay niya, nanay nila ngayon. Lalong-lalo na po, nung una, kayo po talaga ang nag-aalaga. Tama kami po? Ako po sumusuporta. Sumusuporta, nag-aalaga, tapos bigla lang pong kinuha sa inyo. So, maaari po kayo mag-file, sir, ng petition for habeas corpus po para po sa minor ninyo na mga anak. Pero iyon po ay ihahain po natin sa korte. So, patutunayan po natin na kayo po ang original po na may kustodiya sa inyong mga anak. Pati po yung inyong alegasyon kung bakit hindi po nararapat na mapunta ang kustodiya po kay Ma'am Baby Girl. Sa nakikita ko sa assessment natin, sir, no, kung sila po ay magkasama sa iisang bahay at kasama rin po ang inyong mga anak. Dahil kung talaga pong magkakasama sila sa iisang bahay, maaari pong maging ground natin yun para po palakasin ang inyong kaso. Dahil sa ganun po, eh, hindi po tama na may kasamang, kumbaga eh, dahil bisexual si Ma'am Maribik, paano ba natin ito term to? Meron po siyang ibang karelasyon na hindi lalaki po niya po asawa. Lalaki oo, po. Kasal na, din po atas. Ah, meron foreigner din asawa si Ma'am Maribik. O tulad pa nun, hindi po siya nagsiset ng magandang ehemplo sa kanya pong mga anak. Diba? Mga minor de edad po yung mga anak niya. Tapos, meron po siyang kasama na ibang tao, ibang kinakasama bukod po sa inyo sa iisang bahay, and that would affect, Shari, yung development din ng mga bata, 'di ba? Pag lalo na kung 10 years old, 9 years old, yan yung mga panahon na papunta pa lang sila sa teens. Mm-hmm. Yung nare-realize pa lang nila kung ano-ano yung mga madami pa silang gusto malaman sa mundo. Yes, at nilulook up nila siyempre yung magulang, 'di ba? Kung sino yung kanilang parental model, kumbaga. So kung ganun, sir, yung sitwasyon at makumpirma po talaga natin na silang lahat ay magkakasama po sa iisang bubong, halimbawa, malakas po ang inyong kaso, sir, na makuha po ang kustodiyo ng inyong mga anak. So, alam ko po, ano eh, ililipat po sila ng bahay. Lilipat po sila ng bahay. Ililipat niya po yung, ililipat niya po yung mga anak ko tsaka yung asawa ko, ibubukod niya po ng bahay. Yun okay po ang balita. Pero kahit, barangay man lang, sir, or location like town, hindi niyo po talaga alam kung saan dinala? Wala po talaga kayong idea? Dalawa po kasi yung possible na pagdalan sa Bulacan tsaka sa Subic. Hindi ko po alam kung nasaan sila sa dalawa. Okay. Bakit kaya hindi sumasagot sila, Ma'am Baby Girl? Kunin na lang sana natin yung ano. Hindi sumasagot. At gayon din yung partner niya ngayon. Kung hindi po natin matawagan sa ngayon, hindi naman po kami titigil, sir, na kontakin pa rin po si Ma'am Baby Girl at si Ma'am Marivic. Kasi kami dito, kung narinig po namin ang inyong panig, nais din namin marinig yung panig nila para po malaman natin kung ano din yung kanilang masasabi sa inyong alegasyon. At kung tumawag po sila, sir, or ma-contact na po namin sila, pagbibigay alam po namin yun agad sa inyo at baka mapag-usap pa po kayong dalawa. Malay nyo, hindi, malay nyo naman, sir, kung hindi po para sa relasyon yung dalawa, kung talagang ayaw nyo na, kayo po ay adults na, hindi na po talaga mag-work ang relasyon, para man lang sa mga bata at mabigyan din kayo ng share ninyo kung sa kustodiya, sa oras ng mga bata. Actually, tinawagan daw po ng staff natin. May sumagot naman daw, kaya lang saglit lang, dahil may sumigaw daw sa background na babae na patayin mo yan. So, I think, baka nasabihan na din. Oo, nasabihan na din na wag nang sagutin. Nakausap po ng research attorney, kaya lang kasi pinapapatay po nung kasama daw po ni Baby Girl. Sir, si Ma'am Baby Girl at si Ma'am Maribik, alam niyo po yung address, yung last known address nila? Meron po akong sinend na address sa staff. Okay, so meron naman po. Yun po kasi, sir, yung magiging
magiging basihan natin kung itutuloy nyo na po talaga yung kaso at si desidido na po talaga kayong maghain po ng petisyon na sinasabi ko kanina para po sa kustodiyan ng inyong mga anak. Kakailanganin po natin yung mga detalye na yun. So wag po kayong mag-alala, Sir Sanchito. Sigurado po ako meron naman po kayong laban, lalong-lalo na at kayo po ay legal na asawa po pala ni Ma'am Baby Girl. Pasasamahan po namin kayo sa staff, sir, para po makapaghain na po kayo ng reklamo. Saan pa po? Kasi sige po. Pwede po bang humingi ng protection? Kasi may banta po sa buhay naman. Ay, hiningi niya po yung exact address namin sa Valenzuela. Binigay po ng asawa ko. Okay. Ngayon po, sinabi nung Marivic, mm-hmm, hindi daw siya natatakot kung ano man po yun. Tapos magsasama daw po siya ng police, mm-hmm, para puntaan po yung lugar namin. Para? Bakit po may police? Nung, yun na po kasi yung ano, maawa na lang daw po yung mangyayari sa amin at mabubulaga na lang daw po kami. Let me, unahan ko sila. Puntahan ko muna sila sa bahay na yan. Na yan, magsama ako police. Don't worry. Mm-hmm. Yaw na ugay nag-usap, Hayes. Umaabot pa sa ganyan. Marami akong connection, sabi po. Opo. Sino po nagsabi nung marami siyang connection? Marivic. Ooh. Sabi ko kay Lord, sabi po ni Marivic, attorney, sabi ko kay Lord, wag akong banggain kasi malinis ako, pero threat nila ay iba, papa ko, galate din. O, galate siya. Galate. Baka na-late siya. Yes, oo. Yun uunahin ko. Don't worry. So, in short, pinagmamalaki niya na marami siyang connection at uunahan. Anong ikakaso niya sa'yo, sir? Magmask at magjacket ako. Magsama ako pulis punta sa lugar ng family ni Kupa. Ay. On call ko Subic Homes para ikalat name ng ate at Ogay. Parang wanted. So, gusto niya na ipawanted. Bakit? Kasi nga, madami nga daw po siyang connection. Kaya ipapawanted daw po, no? Bakit? At ipopost daw. Ano sa tingin mo, sir, ang magiging dahilan nila para ipawanted ka? Kasi kung wala namang ginawang mali si sir or krimen, kung hindi naman siya nanakit or kung ano man, anong magiging dahilan nila? Ako na bahala, lab. Maawa na lang kayo or magugulat. Huwag ako. Mali ang binangga nila. Wala pong problema, sir. Kayang-kaya po natin tawagan ng regional director or provincial director. So, nananakot siya na may police. Para ma-verify. Sige, sir, kung may kakilala siyang police, may kakilala din po tayong police. So, wag po tayong, kabahan dito sa ganito pong pananakot po niya, no? At kung totoo po talaga na meron pong ganyan sa kanila, sa inyong pamilya, maari pong magreklamo din ng inyong mga kamag-anak, yung grave threat, nanay po. At kapatid ko po. Nanay at kapatid. Pwedeng light threats, pwedeng grave threats, kung meron pa po kayong additional na ebidensya, sir, kung kumbawa may pagbabanta talaga sa buhay, maaari pong grave threats yun, sir, lalong-lalo na po kung may sinasabi ng kasama ng police kasi baka may dalang baril or pinagbabantaan kayo na babarilin or kung ganun po yung tenor ng pananakot sa inyo. So siguro, sir, ang gawin po natin, unahin muna natin yung protection ninyo, kakausapin po natin ang regional director po ng ating mga kapulisan. Kami na lang po ang magkikipag-ugnayan sa inyo, sir, sa inyong address, etc. Dahil, syempre, ayaw natin na malaman din po ng ibang tao, no, kung saan po kayo ngayon nalalagi. At magbibigay po ng protection ng ating mga kapulisan para po sa inyong pamilya. At, of course, yung kustodiya ng mga bata. Kasi yun naman po talaga yung inyong ipinunta dito. Okay? So, ganun po, sir. At para po kay Ma'am Baby Girl at kay Ma'am Marivic, bukas po ang aming tanggapan. Hindi naman po kami humihindi sa inyong paliwanag. Kung kayo po ay nais pong makipag-usap kay Sir Sanchito or nais nyo rin pong ibahagi ang inyong panig, bukas po ang wanted sa radyo para po sa inyo. At panawagan lang din po sana namin, no, si Sir Sanchito, ang nais lang naman niya ay mabalik yung kanyang mga anak. Siguro, kahit ipakausap man lang kung kamusta po yung mga bata, sana naman lumambot po ang kanilang puso at mapakausap man lang yung mga anak niya sa inyo. Sir, siguro last na din, baka po may mensahe kayo sa inyong mga anak. Total, ang wanted sa radyo po, napapalabas po sa buong Pilipinas. Baka may pagkakataon silang mapanood dito. Ano po ang inyong masasabi sa inyo? Nahihirapan po ako na hindi ko sila nakikita. Sana po mabalik sa akin sila yung dalawang kong anak. Mahal na mahal ko po yung mga anak. At para po kay Ma'am Baby Girl, sir, baka po meron kayong panawagan sa kanya. Wala po ang masasabi. Sige po, ganun na lang po ang gawin natin, Sir Sanchito, para po ma-actionan agad. Matulungan po kayo maghain ng reklamo, sir, at mabigyan na rin po ng protection ng inyong mga pamilya. Okay? Maraming salamat po. Masakit yan, attorney, no, sa loob po ni Sir Sanchito. Kasi, oo, kitang-kita naman kay sir. Kasi maliban sa nawala na siya ng misis, pinagbantaan pa yung sarili nilang pamilya. Mm-mm. Yung nanay. Mm-mm. Tama, sir, no, 10 years kayong kasal ni mama, no? Tignan mo, 10 years. Sa isang dekada, sir, first time ba itong nangyari?
babae? Hindi. May pang ilang beses na to, sir. Lalaki po or babae? Lalaki naman. Pangalawa? Pero tinanggap ko pa rin po para. Ilang beses na ginawa sa ito? Ang pangatlo na to o pangalawa? Pangatlo. Grabe. Parang wala namang ano si ma'am baby girl kung ganon. Pero yung mga anak niyo, sir, nung huli niyo pong nakausap, kanino po gustong sumama? Wala naman po. Kasi nung time na yun, nung pinalayas niya po ako, natutulog na po yung mga anak ko. Mm-hmm. Kasi may pasok pa po sa school kinabukas. Aso pinalayas kayo nung sarili niyong asawa? Opo. Oh. Kausap lang po sa video call ng ma'am. Okay. Pag alis ko, inalikan ko lang po yung mga ako. Sabi ko, babo sila. Oo. Tapos hindi nyo na po nakita yung mga. Nung bumalik po ako nung nakarang araw, wala na po ang marinig na bata. Sana man lang kahit yung mama baby girl maawa. Sige po, sir. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng ating makakaya, natutulungan po namin kayo para po makuha yung kustodiyan ng mga anak. Or kahit hindi man agad-agad, sorry. Kasi alam mo, pag nag-file ka naman ng mga ganyang petisyon, hindi din naman within 24 hours ay hindi mabibigay sa'yo yan, ang kustodiyan ng mga bata. Of course, dadaan po tayo sa tamang proseso. Pero sana man lang, sa pamamagitan po ng ating programa, ay makita nyo man lang yung mga anak nyo. Malaman nyo po yung kalagayan nila, kung okay ba sila. At once na malaman po natin kung saan po nakatira sila, Ma'am Marivic, magpapatulong din po tayo sa ating MSWDO. Dahil, again, bilang ama, tatay po, at legal na asawa ni Ma'am Baby Girl, kayo po ay may karapatan na makita po ang inyong mga anak. Lagi nyo lang tatandaan yun, sir, ha? Kayo po ang may karapatan. Yes, po. Dahil kasal po kayo, sir, at kayo po ang legal na anak, ang legal na tatay ng inyong mga anak. Okay? Salamat. Yun po, para po lumakas po ang loob nyo, sir. Kakampi nyo po ang batas po dito, sir, ha? By the way, sir, kung sakaling makuha nyo po ang kustodiyan ng inyong mga anak, paano nyo po sila susuportahan? Ano may trabaho po ako. Ano pong trabaho natin, sir? Line cook po ako sa Japanese restaurant. Oh, okay. Luluto pa si sir. Oh, maka cook. Sana okay. Makipag-ugnayan na rin si Ma'am Baby Girl. No? Tandaan nyo, Ma'am Baby Girl, mahirap pa din po na lumaki po yung mga bata na wala pong father figure. Yes. Maganda po na lumalaki po yung mga bata na nakikita po nila yung tatay niya, sarili niyang tatay. No? Makipag-usap po kayo. Kahit kung ayaw nyo na pong bumalik, makipag-usap na lang po kayo. Sana po maisip nyo po yan. Kasi kawawa din po, si sir, kawawa din po yung mga anak po ninyo. Sana yun lang po. No? Sir, muli po, maraming salamat po, sir. And tatagan nyo lang po yung loob nyo, sir. Kakampi nyo po ang batas po dito, sir. Maraming maraming salamat po, sir. Dito. Yung salamat. Sa safety po ninyo, sir, i-coordinate na po natin kami sa na police. Opo, para maparondahan po at makapag-file din po kayo ng mapablatter po yung ginawa po. Yes. Pag-threat. Si mother niya, kasi si kay mother niyo po directed, ano? Si mother niya magpa-blatter. Opo. Pa-assistihan po namin kayo sa police station para po makapag-blatter po. Okay? Sige po. Sige, maraming sir, kausapin po kayo sa kabilang studio at mukhang may magpapagawa ng sushi sa inyo dun, sir. Sa Japanese restaurant po, no? Wala po ang gamit. Walang gamit. Makaramin na lang. Salamat, sir. Magandang hapon po. Maraming maraming salamat po, sir.